Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang naggalabasan na talaga ng katotohanan matapos ikinanta ng isang pulis ang dalawang kongresista na umano'y nag-udyok sa kanya na magsinungaling sa Quadcom investigation sa kampanya kontra ipinagbabawal na gamot ng Administrasyong Duterte. Ay sadyang nabalikan na di umano ng karma ang dalawang kongresista at tila ididimanda tatanggalin raw umano sa kamara. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga, mga kababayan. Matapang na humarap sa investigasyon sa Senado, si dating Mandaluyong Police Chief Hector Grijaldo, humarap siya para pabulaanan na may reward system sa kampanya kontra ipinagbabawal na gamot ng Duterte administration. Sa kanyang sinumpaang salaysay sa Senate Blue Ribbon Subcommittee, ikinanta ni Colonel Grijaldo na kinausap siya ni Laguna Representative Dan Fernandez at Manila Representative Benny Abante na kapwa co-chair sa Quadcom ng Kongreso. Sinabi di umano nito sa kanya na suportahan ang mga pahayag ni retired police Colonel Royena Garma na totoong may reward system, pero tumanggi raw si Colonel Grijaldo sa pag-uudyok sa kanya. I then respectfully told Dan Fernandez that anybody can debunk my statement if I confirm the testimony of Colonel Garma about the DDS in 1999, since I was not a member of PNP at the time. And I have no personal knowledge as to the reward system. Nainsulto rin daw si Colonel Grijaldo sa pinagagawa sa kanya ni Abante at Fernandez. You feel that you are being coached to make that statement? Yes, Your Honor. I feel I'd be corrupted to make that statement, Your Honor. Itinanggi naman ni Fernandez at Abante ang pahayag ni Colonel Grijaldo. Sabi pa ni Fernandez sa isang pahayag, kasinungalingan umano ang pahayag ng aktibong opisyal ng PNP. Paliwanag naman ni Abante, hindi nila pinilit si Colonel Grijaldo na suportahan ang pahayag ni Royena Garma nang sabihin nito na wala siyang alam sa reward system. Ngunit para kay dating press secretary na si Attorney Trixie Cruz Angeles, malaking epekto sa integridad ng Quad Com investigation sa EGK at kampanya kontra ipinagbabawal na gamot ang mga testimonya ni Colonel Grijaldo. Now, the entire character of the proceedings sa Quadcom medyo under suspicion na. Sila na ngayon ang magiging defensive. Tingnan natin kung itutuloy pa rin nila yung mga hearing. Kung si dating Pangulong Duterte naman ang tatanungin, labag sa batas ang ginawa ni Abante at Fernandez. Si former President Duterte ay isang abogado at matagal nang naging piskal sa Davao bago pumasok sa politika. Yung inuudyok mo yung tao na mag-execute ng affidavit falsely or making a false narrative, sovereign of perjury. Yes, that's a crime under the revised penal code. Hindi palalampasin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nangyari at nangakong magsasampa ng kaso. Hiniling naman sa Senado na isa lang sa witness protection program ng DOJ si Colonel Grijaldo. Yung congressman, parang papailan ko ng kaso. Total, hindi ko na kailangan yung affidavit mo. Your narrative here is under oath, hindi ko na kailangan yung affidavit mo. All I have to do is to take out your statement, the basis of filing a case. Nang lumabas ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, karma is real, our God Almighty is making a way na mabulgar ang katotohanan sa kabulastugan nila sa Quadcom. Bulabog si Abante at Fernandez, ngayon may kaso kayong haharapin, nakatapat kayo ng isang tao na hindi kayang bayaran.
Mga sindikato lahat sa Tuadcom ngayon, wasak sila sa hearing nila. Sure ako, contempt nila si Colonel Grijaldo at sasabihin ni Colonel Grijaldong nagsisinungaling lang ako sa Senado. Lahat ng gawa-gawa nilang kaso kay Tatay Digong, bumalik sa kanila. Marami pa rin nasa side ni Tatay Digong. May paninindigan at hindi nasisindak kahit takuti nila. Salute, Colonel! Nako, nakakahiya ka Fernandez sa Tabante. Dapat ang iba pang congressman dyan sa Huadcom, busisiin din. Dapat managot ang mga asong congressman ni Tambaloslos, lalo na sina Dan Fernandez at Pastor Cuno Abante. Yes, Mayor Digong, kasuhan sila. Unquote. Narito naman ang paliwanag ni Coach Oli kung saan ay di umano'y ididimanda at tatanggalin daw sa Kamara ang dalawang kongresista na si Abante at Fernandez. At nako, painit ng painit ang usapin ngayon. Sabi nga natin, hindi laging Pasko. Kaya ngayon, bumabaliktad ang mundo. Ito si Dan Fernandez at saka itong obispo ba ito? Alagad daw ito ng simbahan na ito si Abante. Ididimanda at tatanggalin sa Kamara. Yan, pag-uusapan natin. Kaya ngayon, nag-aalsa Poncho Pilato itong mga ito, naguhugas ng kamay. Hiyang-hiya naman kami sa inyo ang lilinis nyong dalawa. Pag-usapan natin itong mga napahiya ito . Babalikan sila ni PRRD. Yan na sinasabi ko sa inyo . Ginagamit ninyo, di umano, ang sigaw ng taong bayan. Kayo ay inaabuso ninyo ang inyong kapangyarihan. Yung pala, mga ipokrito itong mga ito. Sige, tingnan natin. Sir, I understand may mga statement na nagbutay kahapon denying the statements of Grijaldo. Pero just to be clear, para mas maipaliwanag lang po sa ating mga kababayan. So, may nangyari nga po bang private meeting about dun sa statement nga with Grijaldo? And ano po kaya yung reason kung meron? Ito ha, private meeting. Tingnan natin. Kung i-deny o hindi, nagkaroon sila ng private meeting with Grijaldo. Man, na bakit siya kailangang ipatawag in private? Si Grijaldo po. And mahaba yung sinabi pa una. Naman Abante. Unang-una talagang there was a incident na talagang pinatawag namin siya. Pero not on our own volition. Because it was Colonel Garma sa what I'm saying sa mga interview sa akin that inamin niya ipinatawag. Hindi ang resource person, hindi niyo dapat kinakausap. Hindi niyo dapat lalong-lalo na nang walang abogadong kasama. Okay? So hindi niyo basta pinapatawag 'yan. Mali po 'yun. 'Yun po ang kina-question ng tao, bakit niyo pinapatawag? Yan siya sabi ko sa inyo Usapin si Colonel Grijaldo kasi si Colonel Grijaldo according to Colonel Garma is a friend of her. So, sabi namin, tama-tama, doon si Colonel Grijaldo, so tawagin na natin. So, it was at the back of the Quadcom. So, nang kinausap namin siya, sabi ko nga kay Chairman Abante, kausapin natin, kasi nga kaibigan daw, siya makakapag-confirm ng mga affidavit na ginawa niya doon sa supplemental. Ako, papalusot ka pa. Nandadyan na kakausapin nyo pa. Pwede nyo namang tanungin na may nakaharap na camera na naka-under oath. Bakit nyo pa kailangang i-confirm kung ano-ano? Diba? Hindi nyo na dapat kinausap pa. So, what we did was, yung lawyer, sinabi namin na pumunta para in the spirit of transparency. Kasi mahirap naman na kami lang. Kasi we always see to it na dapat talagang merong kasama. As a matter of fact, yun din na sinabi ko sa media, that prior to the Quadcom hearing, nagkausap kami ni Colonel Garma. And I asked the permission of the chairman to be with me. And he accompanied me para at least. Ito po ang issue dito ha. Kasi baka hindi pa alam nung iba, no? Ito si Colonel Grijaldo ay sinabihan na meron talagang death squad. Okay? So sa madaling salita, gusto nila na idiin ito si Colonel Grijaldo, si PRRD. Ang problema, ito si Colonel Grijaldo, umalma at umamin sa Senado kahapon. Ngayon, ididimanda sila ni PRRD. Ayan. Kasi dinidiktahan. Hindi mo pwedeng diktahan yung mga witnesses o yung mga resource persons nyo.
Hindi mo na kailangan kausapin. Ang haba-haba ng hearing, pwede niyong tanungin ng marami ang nakaharap na mayroong camera. Bakit kailangang i-private meeting ninyo? Di-booking kayo. Huli kayo. Transparent talaga yung usapan. Unfortunately, yung sinasabi niyang coercion and harassment, it never happened. Talagang wala namang coercion na nangyari. And ako, natatandaan ko kasi merong isang tao na naandun sa loob pa eh. Aside from the two witnesses na at the two lawyers ni Garma, si chairman, saka ako, and then somebody, kilala ko sa mukha, hindi ko lang matandaan kung sino na staff yon. So, we were discussing yung I think it was number 17 na sinabi ko, ito, sabi ni Garma, mako-confirm mo daw yung sa reward system. Naku, wala po kaming alam dyan. Wala po ako alam dyan. So, pinoy ko pa iba yung 1999. Tama yung sinasabi niya. Ito pa. Ha, gustong ipa-confirm, ha? Kaya nga ididikit sa death squad eh. Ipa-confirm yung reward system. Ibig sabihin, pagka meron kang nadali, meron kang napatay, o kung ano man, meron kang reward na i-deny ni PRR, di-deny yan. Wala yan. Oh. So, gustong ipa-confirm na itong dalawang napakatinong mga walang kasong mga congressman. Oh. Para idikit kay PRRD. Ang galing, no? Pero yung kinuers namin siya at hinaras namin siya, kasi ang coercion talagang gagamitan mo ng threat eh. Gagamitan mo siya ng force eh. Pwedeng hindi. Sa kapangyarihan nyo ngayon, pwede mong, gaya na sabi niya, di ba? Tinanong siya ni Abante, ilang taon ka na lang. Iyon ay matindi. Pwede kitang ipapromote pa. Pwede ka pang maging general. Or, pwede kang halungkatan ng kaso. Mamaya ipapakita natin, ha? Meron silang kasong hahalungkatin dito. Kung ginamitan natin siya ng force during that time, di ba? There was still a lot of time for him to react. Eh, no? Eh, unfortunately, hindi niya yung ginawa. At the same time, we cannot do that. Alam mo, it's so unethical for the two of us not telling, ano, yung sa mga chairman, like si Ace, si Chairman Acop, saka si Congressman Paduano, about do sa issue yun, kung pipilitin namin siyang magsalita. And it will be against sa ating procedure na to bet first yung mga magsasalita para at least sigurado tayo. So yun yung tunay na nangyari. But of course, may hindi ako sinasabi. Yun ang tunay na nangyari. Sabi mo, kwento mo yan eh. Okay? Meron siyang ibang kwento. Pero the fact remains, kinausap nyo in private. Yun ang hindi nyo madi-deny. Sa katunayan, ipinahiya pa nga ni Karen Davila, ito si Abante kanina. Yun ang idiniin eh. O, di ba? Idiniin. Bakit nyo kinausap? Hindi po pwede yan. Na issue na yung reason kung bakit niya ginawa yon. Well, yun yung aking analysis dun sa pangyayari. Bakit nila ginagawa to against us? Well, unang-una, demolition yun. Pangalawa. Bakit nila ginagawa to sa amin? Eh baka kasi yan ang totoo. Congressman na mayroong speaker na Martin. Baka naman kasi yan ang totoo. Tapos sabi ni Dan Fernandez, ito'y demolition job. Nye? Sila pa ang demolition job? Eh wala kayong galawang investigasyon. Puro sa Duterte. Kay Pastor Kibuloy, kay BP Sara, kay PRRD. And now, here you are. Of all people, talking about demolition job. Look who's talking. Hindi po sa pinagbibintangan ko kayo. Pero yung senaryong nangyayari ngayon, puro Duterte eh. Let's talk about confidential funds. Gusto nyong buksan yung kay PRR, ay kay BP Sara. Si Marcos, may confidential funds. Kung bubuksan nyo yung kay BP Sara, kaya nyo rin bang buksan at imbestigahan yung kay Marcos? A real talk tayo. Ano kaya ang ginawa sa inyo ni Martin? Kung pinatawag nyo rin si BBM, kung binuksan ninyo at iniimbestigahan din nyo at sinabi nyo iimbestigahan nyo si Marcos, real talk lang po. Ano kaya ang gagawin sa inyo ni Martin? Hindi na nga tayo umabot doon eh. Ang tanong, kaya nyo bang gawin yon? In the spirit of fairness and equality,
gusto nyo bulat-latin, ipaliwanag ni BP Sara yung confidential funds. Yung kay Marcos ba kaya nyo ipaliwanag? Or even, mag-try man lang kayong imbestigahan ang confidential funds ni BBM, ni Marcos, ni Marcos Jr. Kaya nyo? Okay. Now, here you are talking about demolition job. Eh, wala na kayong inatake kung hindi yung mga lahat about Duterte. Yung totoo lang. Di ba kahit tanungin ko yung mga manunood dito, nagsisinungaling ba ako? O, anong obserbasyon nyo? Kung may demolition job, the demolition job is to demolish the Dutertes. Hindi po kayo. Kayo yung nakaupo, kayo ang dikit kay Martini, kayo pa may demolition job. Wow, ah. Hiyang-hiya ako sa inyo. Wow. Wow. It's an attack against me and, well, against you. And most likely, they really wanted to discredit the whole of the Quadcom. Alam mo, talaga, sa totoo lang, discredited na ang Quadcom. Di ba? Ito, it shows na yung mga nilalabas na mga patungkol dito sa mga pinagsasabi about Pastor Kibuloy, kay BP Sara, kay Duterte, hindi natin alam kung pinagkakausap nyo rin eh. Oh. Huwag na tayo magbintangan kung diniktahan nyo o hinaras ninyo or what. Yung the fact na pinagkakausap nyo in private, hindi na natin alam kung ano na eh. Diba? And it's quite unfair, no, to all of the members of the Quadcom, especially the chairman, you know? What happened nang invite namin in with our own volition na to talk to Colonel Grijaldo because it was asked by Colonel Garma. And sa amin, yun ang nakita kong hiniling daw ni Garma. You should know better than that. Kayo ang mambabatas eh. Kahit abogado ka man or hindi ka abogado, you have no excuse. Ignorance of the law excuses no one. O, diba? So, lalong-lalo na yung mambabatas. Eh, alam mo, dapat hindi nyo na kinausap eh. Naging repercussion ang ginawa namin. But of course, in every betting that we are doing, we always see to it that there are people around. Opo, sorry, follow up lang. Yun ang hindi natin alam, okay? So, hindi eh, di ba? Sir, dun sa sinabi nyo, yung nakikita nyo itong demolition, ano rin po yung masasabi nyo na paulit-ulit sinabi ni former President Duterte na subornation of perjury at sabi nga niya maghahain pa siya ng kaso against about this against you po sir. Ano pong masasabi niyo ron at bakit po ba nung meeting wala ring abogado mismo kasi ang nasabi niyo pa ang may abogado si Garma but po walang abogado si Grijaldo. Kasi betting process pa lamang yun eh. Alam mo sa Kongreso, inakausap muna namin. Nako, mali ka doon. Dapat inantay niyo yung abogado bago niyo kinausap. Mambabatas kayo eh. Oh. Lulusot kung lulusot eh. Ang tanong, kasi siyempre ha, tandaan natin. Ha? Ito nga si Abante, napahiya kay ano eh, Karen Davila eh. Okay? Ito siyempre, iba ngayon. This is controlled environment ang tawag natin dyan. Okay? Controlled interview man to or hindi. Controlled environment yan. Hindi ka maiko-cross-examine dyan ng dire-diretso. Pero iba yung pag sinampahan ka na ng kaso, yung abogado na ng kabila ang tatanungin ka. Di ba? Nagsampulan na nga eh. Wala pa nga sa husgado, nabuking ito si Abante ni Karen Davila. Di ba? Kita? Ngayon, hugas kamay kayo. Iba, pag sinampahan kayo ng kaso, tingnan natin yung galing ninyo. Magtatanong sa mga resource persons, mga iniimbitahan nyo dyan sa House of Representatives, dyan sa Kamara, House of Representatives. Yang inquiry nyo dyan. Tingnan natin kung ganun din kayo. Kung sakali, ididimanda. Alam mo, ito ha, kung idemanda to ni Duterte, ni PRRD, sa tingin ko,
kung talagang leader itong si Martin, dapat ipang-inhibit niya itong dalawa. Dapat tanggalin niya muna sa Quadcom. Until may sinasabi yung kabilang panig, meron sinasabing panig kayo. Kasi po, hindi po kasiraan ng Quadcom yan. Magiging kasiraan lamang ng Quadcom yan kung hindi kayo mag-i-inhibit. Dapat medyo, pagka may mga Senate, ay may mga inquiry kayo, medyo tumabi mo, tabi-tabi muna kayo ni Abante. Tabi muna kayo. Diba? Nang hindi nakukulayan yung Quadcom. Kasi kasiraan ng Quadcom, tama yan eh. Diba? Para magkaroon ng free flow na investigasyon. Kung si Martin ay totoong hamon, ay totoong leader, yan po ang hamon natin kay Martin. At kayo naman, kung talaga namang maganda ang inyong prinsipyo, hindi na kayo kakapit to ko dyan sa Quadcom Quad, hindi na kayo kakapit dyan sa mga posisyon-posisyon na yan, tawag-tawag na grupo na yan, kung ano man yan. Bitaw na muna kayo. O mag-inhibit kayo kung saan mang iimbestigahan ng grupo mo. Konting kahihiyan lang naman. Di ba? Kung meron kayo nun. And then kapag nalaman namin na pwede natin i-validate yung mga sinasabi niya, then the lawyers will come out. So, that time, ano, wala namang lawyer na dala si Grijaldo eh, during that time eh. Ang may lawyer doon is si Garma. Eh, di ba't nyo nga kinausap? Inantayin yung lawyer, simple lang naman, pinahahaba mo pa. And that's the reason why we asked na kung pwede yung dalawang lawyer pumunta doon para at least transparent yung usapan. Now, kung nagsabi siya na, yes sir, kinokontinuan ko po yan, alam ko po yung reward system. And then, bring your lawyer. Yun ang ano namin, yun ang sistema ng procedure namin sa betting eh. Kasi otherwise, kung... Ano naman masasabi mo nung tinatanong pa ni Abante, yung kumpare mo dyan, na kung ilang taon pa si Grijaldo? Una pa lang, may co-course na namin siya. Alam namin, babalikan kami niyan. We're not like that. And hindi ganon? Baliktad. Alam mo, sabi niya, i-co-course namin yan. Babalikan kami yan. Ibig niya sabihin, delikado yan. Pagkumanta yan. Hindi po. Mas delikado for Colonel Grijaldo. Alam niyo kung bakit? Kayo nakaposisyon eh. Alam naman namin yung grupo niyo ang lakas kay Martin. Real talk lang po. Kayo ang nasa posisyon eh. Ang ginigisa ngayon, ang focus ng Senate, focus ng House, Duterte. Mas maraming mawawala kay Grijaldo. Sa katunayan, eh, baka general na ngayon niya kung umuo ng umuo sa inyo. Mas marami siyang pakinabang, aminin lang niya yung reward system. Nakakatakot bumangga sa inyo. Sa totoo lang. Ilan na po ang nadimanda? Ilan na po ang may demanda binuksan? Dati nang tulog yung demanda. Eh, na-dismiss na nga yung kay Pastor, di ba? Diyan nagsimula yan, binuksan. Anong punto natin? Hindi kayong malalagay sa alanganin siya. Hindi kayo. You have to remember that we have a lot of evidences already. As a matter of fact, yung ating pong sinasabi natin na corroborative, no? Na-corroborate na eh. Actually, hindi naman kay Colonel Garma nagsimula yan eh. Doon sa dalawang PDL na kinorroborate ni Jimmy Portalesa, ni kinorroborate ni Warden Padilla, saka lamang dumating si Colonel Garma, saka lang dumating si Commissioner Leonardo. So now, sinasabi ni Garma na eto, meron pang isang kaibigan ako na magko-corroborate doon sa mga sinabi ko. Well, actually, kahit wala siya, hindi nga siya. Hindi nga siya pinag-uusapan namin, kaya nagulat ako nang nandun lang siya, nagsasalita siya against us. Well, script nila yun eh. Bahala sila doon. Well, yung tabas ng dila niya, script nila yun eh. Ngayon, tanongin natin ang taong bayan. May script ka eh. May script sila. May sinasabi ka, may sinasabi sila. Sa pulso ng taong bayan, sino kaya ang mas pinapaniwalaan? Sino yung mas maraming mawawala? Who has more to lose than to gain? Si Grijaldo.
apat na taon na lang mawawala pa pension pag inipit siya ng inipit? Panindigan niya kung ano magiging repercussion sa kanya dahil nga, we will not take that sitting down. Of course, yung kanyang apidapit na kinoerce, hinaras, and under oath siya, mabigat yun. And we will do something. And this is will be collective. I mean, not me, not... Kita mo, huli sa bunganga mo. Huli sa bunganga mo. We will not take this sitting down. Oh. Di ba? So obviously, yung mama, hindi mag-iimbento ng gagawin na alam niya ang babanggain niya ay yung kamera ni Martin. Naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Madaling magsinungaling kung kakampi mo ang mga nakaupo. Kung kakampi mo ang mga powerful, ang may hawak ng mikropono sa Senate o sa House, ang may hawak ng hearing at inquiry. Di ba? Don't you think alam niya yan? Pero for the sake of truth, para sa katotohanan, tinaya niya yan kaysa naman magsisinungaling siya. Di ba? Sino ang mas maraming mawawala? Sinong talo dito? I'm sure. Ha? Kung may kaso gusto si Grijaldo, bubulat latin. Kung wala, kakasuhan. Pustahan tayo. Pustahan tayo. Ah. Ha? Pustahan tayo sa mga manunood. Eh kayo na lang, ano? Kayo mag-decide. Sino ang nagsasabi ng totoo? But definitely may sinungaling dito. Sino ang sinungaling? Si Grijaldo o si Dan Fernandez at saka si Abante? But definitely may loko-loko diyan. Kasi magkaiba sila ng sinasabi. Hindi pwedeng pareha silang tama. May sinungaling diyan. Hindi para sa akin maghusga. Kayo po mga manunood, ano sa tingin ninyo? At pag sinampahan ng kaso ito, ang maghuhusga po ang Korte Suprema. Ang korte po. Ang hukom. Pero, ang dapat ipaliwanag, ba't nyo kinausap in private? Secondly, habang may ganitong issue, kung kayo ay may delikadesa, mag-inhibit muna kayo. At kung si Tamba ay meron ding delikadesa, sabihan mo yung tao mo, ha? Mag-inhibit. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!